Mayor Arsenis, and welcome to my channel where we talk about beauty and business. So for today's video, I'll be sharing how much capital do you need to put up an egg production or layer poultry farming business. Sa pagsisimula po talaga ng negosyo, isa sa mga main concerns or isa sa mga big factors talaga yung pera na gagamitin nating pangpuhunan. Minsan nanghihiram sa kaibigan o sa kapamilya yung iba naman naglo-loan o kaya galing sa savings nila yung ginagamit para makapagsimula ng negosyo. Kahit saan pa po galing ang source ng capital mo, invest wisely and pag-aralan mo talaga ng mabuti ang papasukin mong negosyo dahil isa itong malaking sugal at para hindi masayang yung pera na i-invest mo. I made this video kasi napansin ko po ang daming gustong mag-put up ng egg production or layer poultry farming business ngayon and kadalasan na tinatanong sa comment section ko ay magkano ang puhunan ng ganitong negosyo. Hindi po lahat ng gustong magkaroon ng ganitong negosyo ay may malaking perang pangpuhunan kaya dito sa video na to ay isi-share ko po sa inyo ang low-cost layer poultry farm at high-cost layer poultry farm naman para dun sa mga mas may malaking perang pangpuhunan. Ang puhunan po ng isang egg production or layer poultry business ay depende sa number of heads or ready-to-lay chicken na gusto mong ilagay sa farm at sa mga materials na gagamitin mo para sa cage at building ng layer house mo. Ngayon po, isi-share ko muna sa inyo ang personal experience ng husband ko, si Dwight Tamayo, and just to give you a brief background how our layer poultry business started. Hi guys! Ako nga pala si Dwight Tamayo. Ako ay isang registered nurse. At the same time, ay layer poultry farmer. Nagsimula pa ako ng nasa 200 heads na sisiw noong 2011. Dating piggery ng lola ko sa aming backyard. Kinonvert ko po yung building ng lola ko from piggery to layer poultry. So, ito ay made of light materials lang lahat, tsaka green screen para mababa lang yung initial capital. Dahil yung time na yon ay hindi enough yung fund ko para mag-put up ng malaking layer poultry. So, yung ginawa ko ay nagsimula ako sa sisiw dahil noon panahon na yon ay hindi pa uso yung mga RTL. So, inaral ko talaga yung kung paano mag-vaccinate, kung paano yung mga feeding programs ng mga sisiw hanggang sa naging kabisado ko ito at lumago yung business. And then, nag-decide ako na lumipat na talaga sa isang farm para makapag-expand. Yung business na ito ay sinare ko sa aking parents. And then, nakakuha naman ako ng suporta. Kaya pinagamit sa akin yung lupa nila na para maging farm. At saka yung kinita ko sa backyard poultry ay in-invest ko sa lupa na yon. Hanggang sa lumago, lumaki yung business. Maraming facilities ang nailagay ko sa poultry. Sa ngayon, meron po kaming nasa 8,000 heads capacity sa aming layer poultry building. So yung pagsisimula ko sa poultry ay sobrang hirap talaga kasi limited lang yung fund ko. And then wala pa tayong masyadong knowledge about ganitong business. Sa kahit na anong hirap ay kinaya ko at nag-learn talaga ako sa internet, nag-visit ako sa iba't ibang farm para malaman ko talaga yung iba't ibang proseso ng pagpapalaki ng mga ready-to-lay chicken. Hanggang sa na-master ko na yung vaccination program, yung medication program, so naging maayos yung takbo ng negosyo. Kung kayo po ay nagpaplano na magkaroon ng layer poultry business, swerte po kayo ngayon kasi may mga available na po na information sa internet. Hindi na po masyado mahirap kumuha ng mga information sa pag-aalaga ng ating mga manok. At ngayong panahon ay masyadong mataas ang demand ng itlog kaya wala po tayong problema sa market. So kung interesado talaga kayo sa pagninegosyo ng layer poultry business ay ang maipapayo ko lang ay hard work lang talaga, huwag kayong bibitaw kaagad. And then huwag kayong mawala ng pag-asa, basta diskarte lang, tamang diskarte. Tsaka dapat maging matipid at tsaka wise spender tayo. So dapat yung mga kinikita natin, inire-reinvest natin sa ating poultry. Dahil sa aking part yun din ang ginawa ko kasi wala nga akong masyadong malaking capital. Ngayon sa awa ng Diyos ay medyo okay naman yung takbo ng aming negosyo. And then nagpapasalamat din ako na dahil sa aking wife ay na-introduce ako dito sa YouTube. Kaya nagkaroon ako ng way para ma-spread yung magandang opportunity dito sa layer poultry business sa Pilipinas. Huwag kayong mawala ng pag-asa kapag mayroong mga problema na dumarating sa pagninegosyo ng layer poultry business ay dapat solusyonan lang. So salamat po sa time nyo. Huwag nyong kalimutan na i-subscribe din ang aking channel.
channel, Dwight Tamayo. At maraming maraming salamat din sa pagsuporta nyo sa channel ng wife ko. Ngayon po ay isi-share ko sa inyo ang starting capital ng 100 heads of ready-to-lay chicken for low-cost layer poultry farm and high-cost layer poultry farm. Ito pong cost or expenses na isi-share ko sa inyo ay estimate lamang. Pwede pa po itong bumaba or tumaas. Depende po sa mga presyo ng mga material sa lugar nyo at depende din po sa supplier ng mga manok nyo. Isi-share ko din po sa inyo magkano ang investment ng 500 heads, 1,000 heads, and 2,500 heads of ready-to-lay chicken. Ito po yung investment or startup capital ng 100 heads of ready-to-lay chicken for low-cost layer poultry farm. RTL chicken, 100 heads times 420 pesos per head is 42,000 pesos. Cage and building is 15,000 pesos. Pwede kayong gumamit ng good lumber or coco lumber, pero mas matibay at tatagal pag good lumber ang gagamitin nyo para sa cage ng mga manok. Sa building nyo naman, pwede kayong gumamit ng coco lumber para sa poste at buong structure. Sa roofing, pwede naman kayong gumamit ng anahaw, nipa o yero, depende sa available na materials dyan sa inyo at kung ano ang pasok sa budget nyo. Next ay ang feed allowance good for 2 months which is 18,000 pesos and other expenses is 3,000 pesos. So more or less the total capital for 100 heads of RTL chicken using light materials or for low cost layer poultry farm is 78,000 pesos. Next ay yung investment or startup capital ng 100 heads of chicken for high cost layer poultry farm. RTL chicken 100 heads times 420 pesos per head is 42,000 pesos. Concrete building is 20,000 pesos. Kasama na dito yung concrete flooring, concrete post at galvanized roofing. Then steel cage is 15,000 pesos. Feed allowance good for 2 months is 18,000 pesos. And other expenses is 3,000 pesos. So more or less, startup capital for 100 heads of ready-to-lay chicken with concrete building and steel cage or for high-cost layer poultry farm is 98,000 pesos. So yan po yung estimated capital and comparison ng 100 heads of chicken as initial investment for low cost and high cost layer poultry farm. Dahil ang dami din pong nagre-request, nagtatanong at gustong malaman magkano ang puhunan ng 500 heads, 1,000 heads, and 2,500 heads of ready-to-lay chicken, kaya isi-share ko po sa inyo ito lahat. So magsimula po tayo sa 500 heads of ready-to-lay chicken. RTL chicken 500 heads times 420 pesos per head is 210,000 pesos. Concrete building is 70,000 to 80,000 pesos. Kasama na po dito yung concrete flooring, concrete post and galvanized roofing. Steel cage is 115,000 pesos. Feed allowance good for 2 months is 90,000 pesos and other expenses is 5,000 pesos. So estimated startup capital for 500 heads of chicken with concrete building and steel cage is 490,000 to 500,000 pesos. Next startup capital is for 1,000 heads of ready-to-lay chicken. RTL chicken 1,000 heads times 420 pesos per head is 420,000 pesos. Concrete building is 150,000 to 160,000 pesos. Kasama na din dito yung concrete flooring, concrete post and galvanized roofing. Steel cage is 220,000 pesos. Feed allowance good for 2 months is 180,000 pesos and other expenses is 7,000 pesos. So estimated startup capital for 1,000 heads of ready-to-lay chicken with concrete building and steel cage is 977,000 to 987,000 pesos. So kung gusto niyo din po ng mas malaking layer poultry building at mas madaming heads of chicken kagaya ng naging client namin which is 2,500 heads of ready-to-lay chicken yung initial investment niya, ito naman po yung startup capital. RTL chicken 2,500 heads times 420 pesos per head is 1,050,000 pesos. For the concrete building is 300,000 to 350,000 pesos with concrete flooring, concrete post and galvanized roofing. Steel cage is 550,000 pesos. Feed allowance good for 2 months is 350,000 pesos and other expenses is 10,000 pesos. So estimated startup capital for 2,500 heads of ready-to-lay chicken with concrete building and steel cage is 2,260,000 to 2,310,000 pesos.
So guys, yun po yung estimated startup capital or cost ng isang egg production or layer poultry farming business. And pwede nyo din pong i-modify yung mga materials na gagamitin nyo sa farm nyo para mas makaless kayo sa gastos. Meron din po akong ginawang video entitled How to Start Your Own Egg Production or Layer Poultry Farming Business or Paano Magsimula ng Ganitong Negosyo. Paki-check po sa description box below ng link para mapanood nyo yung detailed tips and things you need to know before starting this business. Also, factors to consider and preparation for the business. Dun po sa video na yun, magaguide talaga kayo paano magsimula ng ganitong negosyo. So, good luck po sa mga magsisimula ng ganitong negosyo. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. And I hope you learned something from me today again. Don't forget to like and share this video. Write your suggestions, requests, and recommendations in the comment section down below. And please subscribe to my channel, Teen Mare Arsenas, and click the bell button beside it so you'll be notified whenever I post a new video and para ma-update kayo kung meron akong mga bagong business tips and vlogs. Thank you guys so much for watching this video and I hope to see you in my next one. Bye!